Hello, hello! Kamusta kayo, guys? Hello po sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako po ay si Rutzel Mendoza and welcome to my channel. Ngayong araw po, ako po ay magsishare sa inyo kung bakit matataba, chabilito ang aming mga mayana. So, yung sikreto dyan, guys, yung ating, syempre, ang pinaka-importante sa lahat, ang ating mga soil mix or yung mga lupa na ginagamit natin. But before that, hindi tayo makakalimot mag-pa-shout out. So, ito na, mga hinihintay natin dyan, mga supporters. Please po, visit naman sa kanilang mga YouTube channel. Meron po kayo matututunan bago. It will encourage your life more beautiful. Sa mga gardening, sa pagluto, sa pag-adventure, sa pamamasyal, o kahit na paglalaro ng games, ganon. Yes, pak na pak yan. Saka supportahan po natin po yung naghahanap buhay dyan, guys. Yung naghahanap hobby sa pag-vlog, please support naman po. Wala naman po kayong talo. Pag nag-subscribe, like, and share, and watch po yung videos nila. So here na, pa-shout out. Yes. Ito na po, pa-shout out po tayo. Pakibisita po na kanilang mga YouTube channel. Kay Mom Rachel's Vlog. Kay Gray McJay Gutera. Pa-shout out kay Janice Green Fingers. Sa mga plants and lovers. Kay Katiniko sa Crabs and Succulents. Kamusta po. Hello kay Ma'am sa kay Ging in Hong Kong YouTube channel. Kay Ronnie Hilda Tapudlong. No, repeat. Wrong, Ronnie Hilda Tapudlong. Sorry. Namimilipat ang dila Hello po diyan. The Fallen Acorns, hi po. Syempre, hi din kay Ever Pretty Ma'am Paula Blanca. Yes. Syempre kay Madiscarding Ilonga. Okay, hi po kay Ma'am Beldy. Kumusta po, ma'am? I love your video po for the kids. And lastly, pa-shout out kay the Mobile Legend, kay Exagen. Yes, thank you. Okay, guys, so ito na. Bakit nga ba may mga mayana na nagmumukhang leggy, payatot, matamlay, minsan sorry, namamatay, di ba? So actually, ang pinaka basic gardening lang po talaga natin is lupa, soil. Kung maga sa tao, depende sa'yo yun kung ano ibibigay mo sa baby mo, sa jowa mo, sa sarili mo. Gusto mo ba mag-apartment, mag-hotel, di ba? So, ganun din sa halaman. Kailangan bonggang-bongga kung gusto mong bongga din yung buhay. Di ba? Yung level na maganda yung tubo nila, lalabas yung totoong kulay nila. Dapat maganda. Gastuhan mo din po. Kasi kami din po, although syempre, yung ibang mga mixture namin, binibili po namin yon per sako, ganon. But depende din po kasi sa area yon. Yung Iloilo po kasi, marami po kami dito mga organic material na pwedeng gagamitin sa mga halaman natin. So, yung una nga, ito na yung mga soil mixes natin. We are using po, actually, walang lupa. I mean, walang soil. Walang, ano tawag dun sa lupa na nasa likod ng bahay? Sa ilalim ng puno? Balas ang tawag sa amin dun eh. So, hindi kami gumagamit nun. We only use soilless. Soilless gardening. Soilless soil mix. So, all of it are all organic mixtures na walang lupa. Bakit walang lupa? I mean, walang balas. Walang soil. Ang gulo eh, no? Sorry ah. Basta ibig ko sabihin po, soilless mixture ang ginagamit namin. Yun. Number one, we use hinahalo-halo po namin lahat to ha, guys. I will mention the wala naman pong percent or ilan ang gusto mong ilagay. Basta, like, example, ano lang sila. 10%, 20% of this. Pare-pareho lahat. Like, 20% ng rice hull. Rice hull po yun yung ipa ng palay. Marami po kami dito sa Iloilo.
maraming palayan sa amin. Minsan po nahihingi po yun sa ano, sa mga mga tawag doon, yung pag nag-harvest na ng palay kasi tinatapon din yun. Pero ngayon, nagiging business na yun ng ibang farmers natin, ha? In fairness. Kasi marami nang gagardening, tsaka maganda din po yun sa mga gulay-gulay natin. Compost kasi yun eh, pag nadurog siya. So yun, rice hull na syempre hindi bago, ha? Hindi po bagong rice hull. Dapat po at least 2 years na po siya or 1 year na po siyang durog. I mean, hindi po siya kaka-harvest lamang, ha? At kakaipa lamang. Kailangan luma po siya. Kasi po, eh, syempre, magkakaroon ng acid yung ano mo. Pinupuntahan yun ng mga langgam. Second, we add carbonated rice hull. Carbonated rice hull, pag sinabi mong carbonated rice hull, yun po yung ipa na sunog. Nabibili po namin yung hinihingi minsan. Yung sinusunog mo lang naman yun, yung mga ipa. Kami po hinihingi po namin yun sa pansitan. Sa pansitan, ano. Pwede pong mangi. Ito po yung, ano, example din ng isa, yung wood chips. Wood chips po yung mga old na mga kahoy na yan, pwede mo siyang durugin. Kaya po siyang durugin ng kamay ko kasi lumang-luma. Hindi po tayo pwede gumamit sa kakaputol at sa kakaso lang na tree na kahoy kasi acidic po yun. Masyadong mainit po yun sa halaman. So, baka mamatay, masunog po yung plants niyo dyan. So, dapat po dried wood na siya na lumang-luma na lang mga kahoy. Maganda pong aeration. Aeration po sinabi, aeration, makakahinga yung roots, bonggang-bonggang, parang kumbaga sa tao, air condition siya. Naka-aircon, di ba, bongga? Yun. Next, vermicast. Ang vermicast po, optional po ito. Ito ay organic fertilizer. But we use vermicast po since meron po kami dito na mga plantahan ng vermi. We use vermicast din po kasi sa mga cactus and succulents namin. So, we are putting vermicast din kasi pinahalo-halo po yun lahat sa isang parang tinatawag natin garden soil. Next po, mag-add po kayong konting coco peat. Although medyo pricey po ito, sulit na sulit naman kasi hindi naman po everyday kayo nagpapalit ng soil mix mo, 'di ba? Like forever na 'to. Like example, 'yan nga hindi naman everyday naglilipat-lipat ka kasi ng hotel, 'di ba? Masyado na masyal 'yon. So 'yun guys, gawan niyo na ng bahay na bonggang-bongga with coco peat, 'di ba? Bonggang-bongga siya, na kailangan naka-aircon, nakahinga yung roots niya. So kailangan magandang-maganda yung sitwasyon niya. Oo, kaya para pag rain or shine, bonggang-bongga siya, beautiful na beautiful, at tataba po siyang lalo. So, coco peat kasi, si coco peat nagre-retain po siya ng water, but not too much, kasi nga, sobrang retain naman ng tubig, ayun, mag-root rot naman at magkakaproblema pa. Next po yung nahinahalo namin is actually, after na, pag naitananin mo na dun sa bed po ang tawag sa taniman po, na, kasi kami hindi na kami nagpa-pot, hindi na po kakayanin yun ng pot. Mayanahan na ho kami. So, yung sa inyo naman guys, kapag ka, syempre nakapotted na, kakalipat nyo lang, or baby pa lang siya, hindi pa po siya stable, wala pa po siyang roots, hindi po pwedeng lagyan mo ng 1620 or bubudan mo siya ng fertilizer sa taas kasi baka mamamatay pa yon. Naglalagay po tayo ng mga fertilizer na yan para pagka stable na siya, para kasi para nga sa roots eh, so wala pa naman siyang roots, so sino pa kakainin mo doon ng fertilizer? Okay, anyways, eto na guys, bakit po hindi po kami gumagamit ng may lupa kasi ayaw namin gumamit ng lupa aside from mabigat po siyang bitbitin kung nakapat na yung iba. Kasi si lupa, marami pong bacteria yun. Inaamag po siya ng fungi, tsaka ano po siya guys, inaamag din po siya or na-attract po doon yung mga worms. Lago. Worms po yung actually, diba, dapat kasi sabi nila yung worms po eh may magandang purpose sa paghahalaman kasi siya po nag-aerate ng soil underground. But in our case naman po kasi hindi naman po kasi minsan maganda yung pag-aerate niya kasi nga nasasagi niya yung mga ugat, yung gano'n. So, much better na safe na lang din kasi we aerate
the soil by using organic materials. So, makakahinga talaga ang iyong mga mayana kapag maganda ang soil mixes ninyo. Especially po si lupa kasi intact po yun pag nagda-dry. Hindi po makahinga, hindi magda-dry kagad-agad ang soil mix ninyo. So, yun guys. Hope sana meron po kayong natutunan sa araw na ito. Thank you so much po sa supporting me lagi-lagi. At magandang hapon po sa lahat na mga bago po at mga soon ko pa pong magiging subscribers. Thank you so much guys for watching. Bye-bye.